minutes since na nasa lobby tayo. Official tayo nagka-cast ng Perfect World Masters. Tayo naghahatid pa sa ating Filipino Twitch channel, which is Wombo X Combo. Salamat sa inyo, guys. Good morning ulit. Ako si Calbs. Ako ulit maghahatid sa inyo itong game. Buhay pa po ako. Nasa WXC pa rin ako, guys. Busy lang ang kuya nyo. So ito, standard pick coming from DC. Kaya na naman, pinili na naman nila yung Jakiro. Kanina ng game 1, Jakiro din yan. Pero ito, may konting differences nga lang sa band dito ng DC. Binan na nila yung Bloodseeker. Kanina si Chessy yung nag-Bloodseeker eh. Pero ito, standard pa rin, which is yung IO band. Then, ganun din, Veno and Niche. Pero ito, grabe. Nabakante rito yung Nature's Prophet o yung Pure yun. So, matik minik. Pero ito, yung Meepo ni Abed nilabas na. Ayan na nga, guys. Pang-diinan na to. So, knowing na naban yung Lich, pinik nila yung Nature's Prophet plus yung Spirit Baker. Wala nang isip-isip. Pinik na agad dito ng ano, ng DC yung Meepo ni Abed. Magandang bakbakan to. Medyo nakakalito na naman tumamay sa pag-control ng camera kasi alam naman natin kung paano mag-micro si Abed ng kanyang Meepo. Kung kayo yung sanay naman doon ng hero ni Abed na, which is yung Meepo nga, makita mo yung galaw niya dyan, papatay sa bottom, makakapatay sa mid, maabag TP pa agad yun, at makakapatay uli sa top lane. Ganyan mag-Meepo si Abed eh. Ito yung nabang nala. Meepo ni Abed. Anyway, binan din dito ng call o complexity yung Slardar. Then, pati yung S-Ban, binan dito ng DC. Ito, abangan natin fourth ban coming from complexity. Yun, buhay pa ba kayo dyan? Nakapag-agahan na ba kayong lahat? Sa bagay, 10:30 na, dapat. Pero ako, hindi pa, usually, hindi pa ako makain ng gandong oras. Sinasabay ko yung lunch at yung breakfast ko. So, ang tawag na doon ay brunch. Nagkakapilan tayo sa umaga. Basta malagyan ng mainit na kape ang aking sikmura, good to go na ako. Laban na agad sa traffic, Gina G. Tapos ito, binan na nga dito ng call yung Underlord. So ito, abangan natin yung fourth ban coming from DC. Eto na. Eto na, binan yung Monkey King. Okay, okay. DC's turn to pick. Oh, pack. Medyo na may pag din kanina yung pack dun ni Mu. Dun sa safe lane kanina, sa safe lane. Nagbalik sila ng lane ni Chessy or yung Bloodseeker. Ito na. Ito na, guys. Salamat talaga sa pagsama niyo sa amin dito. Para ano, nandito naman kami lagi. Handa kami maghatid sa inyo ng lahat ng laro kinocover ng Wombo. Nandito rin kasama ko si Boss Alo, ang ating technical director na payaman ng datingan ngayong umaga. Hindi nararamdaman ng antok basta pasok ang panalo. Eh na, ES. In-ensure na rin nila na hindi makukuha ng complexity yan. Na alam naman natin na ano yan, pang counter din sa Meepo. Pero gaya nga na sabi ng iba, si Abid daw yung ano, Meepo counter. Siya lang yung nakagawa nun. So kina-counter niya yung mga nagka-counter sa mga Meepo. So ito, ano kaya yung fourth pick dito coming from Cole? Na lagi na nga nila pinipick dito yung Bloodseeker. Okay. So, tignan natin. High pick ako nga eh. Palakasan to. Oh, nandito ba yung Wyvern? Pwede rin i-pick dito ng call yung Wyvern. In that case naman, pwede rin dito i-pick ng DC. Kasi, for sure, ano to? ES na offlane to ni MSS. Naramdam ko yung MSS hero to. And good morning sa inyo, guys. Good morning. Gising pa ba kayo? Gising na dapat talaga kayo. 10:30 na. Grabe. Ito kaagad. Daming nanunood. Salamat sa pag-tambay dito. Dati kasi limited lang din yung choices ng ano, ng panonood din ng mga games. Pero ito, inunahan na rito ng call yung DC. Pinik na rin dito yung Wyvern. Magandang counter to sa Meepo ni Abby. Pero ito, wala nang pang-believe. Yung nga yung silencer. Napakagandang pick. Napakagandang combo para sa Meepo hero ng DC. So ano naman ngayon, 'di ba? Pick niyo yung Wyvern, pero sisiguraduhin namin mag-i-go global muna namin 'yan. Tatalo na ng Meepo, sisiguraduhin na mapipitas kagad 'yan para hindi na makapag-cast ng Winter's Curse. Napakagandang mga combo rito. So ito, abangan natin yung last ban dito ng call. Meron silang 1 minute remaining. Medyo nag-isip sila rito.
Dahil ang bilis eh, pinikagad yung Meepo. Ito na. Guys, nagtatanong, 1-0. 1-0 in favor of Complexity. Nabigyan sila ng isang matindi doon ng Game 1. And this time, DC, will they even out this series 1-1? O tatapusin na ba ito ng call? Di na paabuti ng Game 2? Wow, rotation. Mananalo ata bet ko 1 Arcana. Uy, wala ba tayo dyan? Wala ba tayo dyan? Snap ng Storm 13. Ito, abangan nyo na yung first 10 kills dito. Abangan ng first 10 kills. Sino mga nakataya rito sa call? Ano? Ang bilis, may sumagot kagad dito sa area ko. Oh, sabi ni Extra, first 10 kill, DC dito na ako. Na ako. Bahala kayo, sabi ni Basalo. Bahala kayo. Kuya Nick may ito, lalatawa na lang. Meron ka ba dyan, pare? Saka tumaya. First 10 kills lang, boy. Guys, 1-0 score. 1-0. Lamang yung call. Game 1, nanalo sila. This is just the game 2 for the series. Mag-go DC dito si Invalid Dota. Invalid Dota. DC's turn to pick. Oh, Clinks. Wow. Unusual ban yun coming from DC. Hindi ko rin alam. Ito, wala nang karit na kamatayan niya. General 2 na. Binan na rin dito ng call. Kasi ginagamit din ni ni Mason yan madalas. 10 seconds remaining. Uy, pag nanalo Pops, ina, yan ang hinihintay natin. Kanina ka tumayo, Sampman Storm, 13. Kanina tinaya mo first 10 kills, pare. Sabi ni Invalid Dota, go DC, last arcana ko na, mga tinaya ko sa inyo. Ayun lang. Yan. Nasa malito yung mga tropa. Maganda tong ano, actually ang ganda tong Wyvern eh. Huwag lang to mamatay kagad pag nakasan ng ano, global or maunahan ng Meepo. Yes, naglalaro si Abed, siya yung ano, Faker. Uy, Weaver ni Mason. So yun na nga, nag-Weaver dito. Last pick na hard carry. Sabi ni MC23, Gals, pa-shoutout naman, nanunod kami ng stream habang nasa seminar. Well played. Maganda yan, pare. Pagkatapos ng seminar, iba masasagot niyo. Uy, grabe yung Meepo ni Abed. Ganun, mapapagano na lang kayo doon. Abalangit. Yes, naglalaro si Abed. Siya yung ano, yung Faker. Fake na fake, no? So, ito. Last pick. Ano kaya ang pinick dito ng call? Yun na nga, nag-draw. Nag-draw sila rito, ha? Ito na ang sinasabi ko. Uy, hindi. Moon Meander na ano, na ES. Jakiro pa rin na MSS. Okay, okay. So si Bulba na naman sa kanyang silencer. Alright, alright. Si ano, Roldan Bregente. Sana manalo DC first 10 kills. Napahiling na lang dito si Alo. Napahiling na lang dito si ano, Boss Alo. Sa mga nababasa niya sa chat sa mga first 10 kills. Ito na guys, malapit na mag-start yung game. Naghahanda na yung mga bataan dito. Ito na. So again, ako si Calbs, nag-aadid sa inyo ng game na to. Ito na, pagsisimula na tayo. Game 2, Complexity Gaming versus Digital Chaos. 1-0 lamang ang call. Makakabawi ba dito yung DC? Para mapunta ng Game 3 o tatapusin na ng Complexity para maging 2-0 at sila yung mag-represent ng Perfect World Master sa China. Eto na. Eto na guys. So abangan natin si MJ. Oops, si Moon nandito. Eto na si Moon. Pero wala siyang world ha. Insta-boots. Insta-boots dito ang Kuya Moon mo. Anong ginawa niya doon? Sumidip lang. Nag-scout lang. Wala siyang dalang ano eh. Wala siyang dalang words or anything. O, nag-word na siya rito. Ito pala. Yun. Nag-word na agad siya doon. Mas malinang pintot ko. Tingnan natin si Abed. Si Abed yung papanorin ko rito eh. Samantala nagkakaamuyan dito sa bottom lane. Nandito lang yung Wyvern ni Z-Freak. O, ano? Z-Freak Wyvern.
Ito yung gagandaan sa ano eh. Si Lim nandito rin. At si Mo maglalaro ng Furion. Yung Baratrom dito ni Swindle. Nakatambay lang din. At may Deep Ward sila rito near the Tier 1 Tower sa bottom lane. Ito rin. May Ward din sila rito sa kanilang ano. Sa jungle nila sa taas. Ito na. Nag-alarma na boys. So ito magsisimula na. Magkakabakbakan na agad. Ito na, simula ano? Shiny! Parang ulo ko lang, shiny! So ito na, si Abby, panoorin natin si Abby dito. Ito na. Medyo lamang lang ng konti sa block dito si Moon. Pero nakalusod yung isang creep. Samantalang nandito rin naman si Moon, nakabang, nakatambay. Tingnan natin yung magagawa dito ni Abby sa mid lane against Puck. Long aim to for sure, sabi ni Haxor 1966 or 19, tama ba? 1969, sorry. Meepo, Abed yan guys. Si Abed yung faker ha. Huwag kayo mapeke. Huwag kayo mafake ni faker. Si Abed yan. Pero chill lang tayo. Balik tayo rito. Ops, wala pa ganong nagkakabigayin dito. Samantalang medyo mababa na naman na, I mean, nabawasan ng konting damage dito si Abed sa mid. Pero sanay na yan. Ang tagal niya nang ginagamit niya. Second pick Meepo, yes. Totoo po yan. After ng pick ng Jakiro, pinick ka agad yung ano, Meepo ni Abed. Eto na. Alright. So, standard farming game. Eto dito tayo. Balik tayo sa bottom. Nako, eto. Nahuli rito si Swindle pero hindi. Kunto ng Arctic Burn. Hindi enough. Hindi enough yung damage para mapatay siya. Pero eto, nabibigyan dito si Chessie ha. Pero kita naman that nakasurvive yung dalawang hero. At nakapagsalve na rin kaagad dito si Chessie. Bakit wala kayong sound sa Dota 2? Ganyan talaga, para mas suabe. Tignan natin, sandali. Bakit walang sound sa Dota 2? Well, tiga lang, sinecheck natin yan, Chong. Ah, sa client daw mismo yun. Hero talaga ini-enable yung sounds. Okay. Copy. Anyway, yun yung sagot sa nagtanong. Kung bakit walang sounds. Eto na. Snuggers dito. Bawas-bawasan ng konti ng mana. At wala pang gano'ng nagkakabigayin dito. Tapilitan din mag-umuwi rito si Moon. Ayan na, nag-regen siya rito. Mantalang si Murito. Swabing-swabing lang. Tamang chill lang din sa lane. At nag-gumamit na ng first salve dito si Lim. Dito sa mid-matchup. Yes! Namamayagpag dito yung Puck tsaka yung Furion o yung Nature's Prophet. Pero alam naman natin yan pag Meepo, mabilis makahabol yan. Gawa ng kanyang mga tropahan o bataan. Papoof-poof lang yung mamaya sa jungle tsaka sa lane. Ang bilis mag-clear ng lane yan. Pero ito, pero nabibigyan siya ng konti rito. Hindi naman sobrang layo din ng ano, ng Puck tsaka Furion sa last hit ni Abed sa kanyang Meepo. Meepo. Sarap-sarap si. 10k fake daw, pero grabe yung pinapakita niya. Siyempre, Abby dyan, sir. Pero ito, nandito si Swindle. Pag-ala-gala dito sa jungle. Ito na yung sinasabi ko. Nag-start na rin dito mag-jungle sa by pool. Ay, hindi. Ayun pala, nakita rito. May idea na. Ayan, nakita siya rito ni Swindle. Ayan na. Ayan lang, guys. At hindi natuloy yung pag-pop mo. Ang first blood dito si Abed. Ayun na nga, nabigyan siya rito ng first blood. Nakakuha ni Seafreak sa kanyang Winter Wyvern. So, Matic, 1-0 yan ang score. 3 minutes and 32. Bumigay ang first kill. So, siyam na lang para sa first 10 kills. Ito, balik tayo dito. Nagpa-farm lang din. Tamang standard pull lang din ginagawa rito ni Bulba. Samantalang si Mason, kinokontrol niya rin yung lane. Para hindi gaano umangat at para mapunta sa advantage para sa kanila. Nakita na si Kuchi. Nasa Kuchi. Chinek lang pero to may chinacharge dito. May chinacharge dito si Swindle. Pero I think hindi yan masyadong malalim eh. Kung i-go-go pa yan. Grabe naman yan. Kung i-go-go, yun na nga, kinancel na nga yung charge. Mababa na rin naman kasi yung HP dito ni Abed. Yung isang Meepo niya.
Eh, naku, naku, muntigan na rin dito si MSS. Nabigyan doon ni Mu sa kanyang Furion o Nature's Prophet. Chill-chill lang. Chill-chill lang. Magpapot na. At ito, nahuli rito si Z-Freak pero hindi, may Arctic Burn yan. Siyempre, pag may Arctic Burn, makakalipad siya ng swabing-swabe sa cliff o sa puno o maski saan pa man. Eto, eto, mo iguguba nila. Ayun na, nabigyan ng ilang right click sa may cursed. Damage pa rin yan. Pero nandito si Kyle. Ang ganda ng pwesto ni Kyle. Kita niya rito yung dalawang hero ng DC. Nakatambay. Tapos medyo low rin din yung isang Meepo ni Abed. Low on HP. Natatanawan nila yan. At alam nila yan. Napiping na rin sila. Eto na nga. Nakaabang lang si Z-Freak. Pero walang Arctic Burn yan. Eh. Tagal pa ng cooldown yan, sir. Eto. Ayan. Ayan. Pinabalik niya na. At pinag-regen yung isang Meepo yung unit niya. Eto na, may chinarge na naman sila rito. At I think yung Weaver yung chinacharge. Hindi nila mapatayan. Actually, yung ES pala yung chinacharge, ha? Nako, nako, kinancel nyo na rin. Just to play safe. Pero ito, na-silent. Ay, nakoil! At yun na naman. Pangalawang deaths na po yan ni Abed sa kanyang Meepo. At sabi siya, hindi talaga umalis si Limp dun. Ay, si Z-Freak. Talagang inabangan niya lang. At kinumit na rin dito ni Z-Freak yung, I mean, nilimp yung coil to ensure na hindi makakalayo yung Abed Meepo. Eto, 2-0 na guys ha, para sa first 10 kills. 2-0 na. Sabi dito ni MCB Ward, Abed, panalo mo first 10 kills. O yun nga, sa kanya yung first 2 kills. O first 2 deaths. Ayun na, nakakulong pa rito. Yun na nga, nakapag-TP out kagad dito yung Furion. Mukhang mabibigyan sila rito guys. Ayan na, isa na lang click. Naku, at ito pa, nagpaiwan pa si Bulma. Hindi, Bulma. At it's a freaking disaster nga. Ayan na, ito pa, dadagdag pa rito si Moon. Parang apat na hero yung namatay doon. Anyway, tatlo lang pala, sorry. Let me correct myself, tatlo. So nakuha yung ES, Jakiro, saka yung silencer. Ayun. Lima. 5-0 na. Pa 7 minutes pa lang tayo dito guys. Lamang ng 1K gold dito yung complexity. At napapa-induct dito si Boss Alo. Eto, may chinacharge na naman dito. May vision sila rito. At tapoof yung Winter Wyvern ni Z-Freak. Nabigyan at kinansel na rin kagad dito ni Swindle yung charge niya. Samantaling dito, pinaping nila rito yung Draw Ranger rin sa top. MCB Ward, Idolas, ba't minsan na lang kita makita mag-gas? Yun nga, kasabi ko kanina, medyo may pinagkakabalahan lang ako ng konti rito for WXC. May trabaho kong kakaiba rito sa WXC. Kaya, bihiraan nyo ang makita itong past couple of days. Pero ito, pag bakante naman tayo sa pagkakas, nandito tayo. Handa tayo mag-gas ng mga laro. Alright, power. Power! Ito, tira right click dito si Mu. Hindi mo nga umabot. Takbuhan na to. Oh, tingnan na. Network na mamayagpag yung pack. Lamang lang siya na 400 something gold. Sa Meepo ni Abby na nasa 3K lang. 3K lang? Nilalang ko lang 3K. Pero early game pa lang to. Malaki na yan. Napapamura dito yung Kuya Alumo. Pero ito, ang ganda ng feature. Saka bay din ng ice pot. Enough ba yan? Hindi, masyadong ano, walang kill potential. Pero nandito yung back. At kinuil din dito si MSS. At nag-TP out. Enough ba ang damage? Naka-TP out pero hindi enough. Naku, nadagdagan pa. Tatlo na lang guys. Tatlo na lang para sa first 10 kills. Namamayagpag dito yung call. At napapa-easy ang Kuya Alunyo. Magta-transition pa sa tower kill dito yung call. Oh my god. Ayan na. Napapabulma. Pero nakuha na nga nila yung tier 1 tower dito. Iba talaga yung ano, yung aura ng Draw Ranger. Bagay na bagay sa mga range hero. Kaya ang katinong right click eh. Oh my god, nape faker. Fake daw yung faker. Ay, nako, guys. 7-1 ang score, 9 minutes dito sa game. At ito naman,
nag-group up uli yung Omblexity rito sa bottom lane. Pero mahirap patayin nung Weaver ni Mason eh. Wala silang pang silence o pang disable. Samantalang si Abed, napilitan na lang din mag-farm ng jungle. At kina-curse at chinuchupoy siya rito. I mean, si Bulbak, chinuchupoy ng Treyans, Summons. Pero nakita nila nandun nga si Swindle. Naamoy nila si Swindle dito. Eto na. Eto. Wala pang ganong rotation dito at nakapag... Good thing nakapag free farm dito si, ano, si Mason. Kaso ang problema, kung magde-defensive, depende sa build niya eh. Pwede siya mag-defensive o pwede siya mag-aggressive. Pero ito, nakita nila rito si Mu. Ayan na, naspatan yan. Ano nga, uy, kaso hindi na. Pero ito, may veil na rito yung pack at na-charge ka agad dito yung Meepo ni Abed. Enough ba yan? Makakataas din na silence. Well played coming from pack. Pero ito, si Mason, tuloy-tuloy nilalabanan niya yung tatlong hero ng call, pero hindi enough yan para makakuha sila ng kill. Yun lang. Patay na naman ang Meepo ni Abed, guys. Nabigyan na naman. So, 8-1. Dalawa na lang. At may mananalo na sa first 10 kills dito. May napapataas ng kamay. Nako, bauling ni Chessie. Hindi, na maka-TP out na yan, guys. Pero ito, may chinarge na naman. Inabot na naman si Bulba. Yun lang, sir, mga ma'am. At yun, nabigyan na naman dito ang Digital Chaos. At ito na yata ang iniintay ng lahat. Ang first 10 kill. Mabibigay sa Complexity. Iyon na nga, easy 10 kills daw. First 10 kills na claim dito ng Complexity. At ito, chinacharge pa nila si Mason. Iyon na nga, inabol dito ni Mason. Pero defensive lang siya dyan. Oh my God, GG ang $1 ko sa DC. Iyon lang. Ay, nako. Abed, aka Fake Faker. Goodbye, my Arcanas. Ay, nako, yun lang. Yun na nga, nabigyan yun. Medyo yun, muhawi yung Faker natin, guys. Pero ito, na-Arctic Burn dito si Faker o si Abed. Nagpatalo lang daw sila ng first 10 kill, pero panalo raw DC rito. Ayun lang. Galit na galit si Mason. Gustong makabawi. Pero ito, na-charge siya rito at hinahabol. May nether strike na rin to eh. Pero tinigil na rin yung pag-chase. Drop out talaga tayo. Na tinaya ako sa DC pang tuition ko. Nako, yun lang! Yun lang, sir! Nako, sabi ni Alo, bigyan ka raw pang tuition. Kung... hindi ko na tutuloy. Pero ito, tingnan natin. Dito si MSS. Tinatry nilang i-push dito yung tier 1 tower sa top lane. Eto na nga, kawawa yung mga Betlord, sabi ni Patrick002. GG first 10 kills. Wapa, GG ka na lang talaga. Samantalang yung Complexity dito, tuloy-tuloy lang sa pagpa-farm sa lahat ng area ng mapa. Lumilit ang mundo rito ng DC. Nandun lang sila naka-gather up sa top lane habang chinuchupoy na rin nila rito yung tier 2 tower sa bottom lane. Facebook's Wyvern. Okay din yung Facebook spray panghapon. Para makataas sa Meepo. Kasi for sure yan yung unahin dito ng Meepo eh. Ah, napanapin niya agad yung Wyvern. Kasi kung Meepo rin ako, hindi gagawin ko, hanapin ko yan. Once makas yung global, tatalo na ko agad dito yung Wyvern. Kung ako yung Meepo ah. Pero hindi man ako si Awit, pero ito, na-cancel yung charge. Ginamitan siya dito ng Earthbind. Yun na nga. Pero hindi malayo itong gold lead dito ah. Ito na si Abed ah, 6k na. Samantalang yung pack yung nasa first, 6-6, so 600 gold difference lang. First 10 kill is real, sabi ni Kaiden05. Ito na mo at makukuha na nga rin nila rito yung ano, yung tier 1 tower sa mid. Ayun na nga, at may napapadrums dito pero malayo na para makuha yung chase down na yun. At nakuha nga nila yung tier 1 tower. Samantalang si Swindles dito, kinansin na rin yung charge. Ayan na, Abed, save my Dark Artistry bundle, please. Nako, sir! Bakit? Bakit ang Dark Artistry pa? Sana binigay mo na lang sa akin. Joke lang. Pero ang joke ay half-man. So, anyway, tuloy natin tong game na to. Nagpaplano sana mag-charge dito si Swindle. Pero tuloy-tuloy lang sa pagpa-farm dito yung Draw Ranger. What? Naka-MOM na yan, ha?
eto na, may chinerge naman sila rito sa bottom lane at nakita nila rito yung Weaver ni Mason, ha? Medyo delicate siyan, guys. Ayun na nga, na-dust na. At na-nether strike, enough ba yan to take him down? Ayun na nga, nabigyan nga. Na-claim pa ni Mu at ito, hinahabol pa nila rito si MSS. Itutuloy ba? Itutuloy ba? Nagtitipi rito si MSS eh. Yun nga, tinipihan. Ayun na, may charge pa rin dito yung Swindles na Barat Room. Ah, nasa maling angulo rito yung Furion mo. Pero nandito yung tropa niyang pack to support his tropa peeps. 3-0. Lamang dun sa engagement ang complexity. 14-3. Nabibigyan dito ng gusto yung ano, DC ha. 7k gold din na to. Samantalang dito yung draw ranger ni Chessie. Tuloy-tuloy lang sa pagbasag. Hindi siya sumasama sa mga clash. Ini-insure lang nila na objective. Sayang din kasi. Sayang yung pag-pick ng draw. Kung hindi naman sila nakabasag ng tore. Ayun na. Samantalang dito. Nakabang na rin si Muno sa, ano, sa Roshan Pit. Ayan na. Ayan na, guys. Hold on to your gold tips. 14-3 ang score. 8k gold lead dito yung complexity. Oh my god. Sabi ni Mag Tiraj, sana offlane na lang ni Estes ginawang support ng Jack. Actually, hindi nyo akala ko nung base sa draft nila kasi meron silang silencer tsaka Jack Hero. Pero nagulat ako, nag-off sila pa rin mag-Jack Hero. Nung first game, Jack Hero offlane din or Jack Hero core din ni MSS. Pero talo sila dun. Wala rin halos nagawa yung Jack Hero. Ayan na. Tuloy-tuloy lang dito sa pagpupush. Matalo. Bibigyan ng konting space dito para kumuha ng farm yung Barat Room. Tingnan natin yung Abid. Abid Meepo. Nakalaka defusal na rin dito si Abid. Pero hindi naman mahirap yung ano ha. Yung Meepo ha. Uy. Uy. Grabe naman yun. Nang asar lang. Nang urat lang dito yung pack. Eto na. Makamedalya na rin to. Going to 4 staff rin. Para sa mga pang-save nila yan. Para kung sino man ma-earthbind dito ng Meepo. Puro carrot bigay sa bibigay. Okay na yan. At least may carrot, pare ko eh. Kung masyadong marami, pwede mo naman ano. Pwede mo naman na donate-donate yan. Para may pag-giveaway tayo. Diba? Nakatulong pa tayo sa ano. Sa community. Napasaya natin yung mga tao sa community. Diba? Eto, may china-charge na naman dito yung Barat Room ni Swindle. At ito yung nakatutok sa Jack Hero. At maispatan nila yan. Maispatan nila yan. Yan, naangat na si MSS dito. Samantalang ito yung pack, tumalun din. Nakaready na pala sila doon. Just in case nga lang naman na ma-charge yung Bara, pwede siya mag-jump in to take the kill. Kasi naka-veil na rin yan, yun. Yeah, binigay nga sa kanya yung Aegis. Skullords. Ano nang nangyayari? A prize! Samantalang si Abid dito, tuloy-tuloy lang din sa pagpa-farm. Patayo nang palayo yung network ng ano, ha? Napaka-unusual nito. 17 minutes. Lamang pa rin sa gold lead dito yung, or network, yung pack ni Limp. Radiant's bottom tower is under attack. Tignan natin dito. Yes, sila Abid po ito. Si Abid yung faker, pero ito, nabigyan na naman dito ni Mu. Wicked Signal, Jesus Colords. Warded tong area na to eh, naispatan. So yun, patay na naman yung dalawang support. Tapos kinukuha pa nila rito yung Asian ng DC. Samantalang si Abid, yun na lang yung safe place niya para makapag-farm. Pero alam mo, pag tumaba itong ano ah, itong Meepo ah, may tulog sila rito. Ito na nga, inifusal pero may 4 stop yan guys. May 4 stop yan. Ang ganda ng item niya. Saktang-sakto. Nako! Nako, napabayaan niya! Miss Micro ba yun? Ewan ko lang, ha? Hindi ko alam kung ano nangyari dun. Parang Miss Micro yung naganap eh. Laggers, okay naman kami, sir. Sa'yo lang yun siguro. Okay kami dito. Hindi yan lag. Sino panalo game 1? Nanalo ay Complexity. So, pag natalo ba rito yung DC, tapos na tong series na to. At magre-represent sa NA region, Complexity. Kung sakasakaling mananalo sila rito. Anong item ni Mason? Dragon Lance. Dragon Lance. Sayang talent ni Abid. Lipat na Abid. Grabe naman. Hindi naman sayang talent niya. Eto. Balik tayo. Grabe ah. Radiant's top tower has
Taka-domi na rin si Zeebrick dito. Ang yaman ng support. Ang yaman ng support. Mas mayaman pa siya dun sa Jakiro offlane or Jakiro position 3 ng DC. Nice! Sampan, paano ba yan, bre? First 10 kill, call. Pinusta mo lahat. The seeds of fortune. Nice. Well played, sir. Well played. Item check. Item check tayo as requested. So, makita natin yung draw going sa Hurricane Pike. Tapos, 4-stop, Drunge, Medallion na rin dito. Yung Furion. Tapos, Dagger. Yaman, Yunus. Slim. Yaman nung grabe. Matalas, mayaman lang si Abed, yun. Yung ibang course, walang halos anong item kaya nung Jakiro. Si Mason din, Dragon Lance. After nun, yun lang. Then, wala na. Ito na. Ang tuloy-tuloy na sa pag-group up dito yung complexity. Ang lumalayo lang sa kanila yung pack, samantalang yung dalawang hero dito sa mid lane or yung tatlong hero, sama-sama lang para mag-back up. Pero ito, may chinarge sila rito at naka-charge yung silencer. Nako, ito na nga. Nako, mukhang naku, punit na punit si Bulba. Aray ko, best, na nether strike sa mukha. Easy kill or pick off coming from complexity. 18-3. Pa 21 minutes na tayo dito at na-claim na yung Aegis sa pack. Merong 15,000 gold lead at patuloy na tumataas pa. Oo, kailangan na kumilos dito ng DC. Kung ayaw nilang matapos yung chase nila para sa Perfect Worlds na slot para sa North American region. Oh my God. Carlo, babati naman na Idol Clubs dito sa Stockholm, California. Pati kay Kaka na fanboy ng DC. Trash talking mo na rin, pare. Shoutout sa inyo sa California. Alam ko kakaiba eh. Sabi ng mom ko, mainit pa rin na usually dapat lumaan. Ay, hindi, kasi nasa California kayo. Parang mainit pa rin dyan. Pero to balik tayo sa game. Yung Baratrom dito ni Swindles. Naka-shadow amulet na rin. Going to Shadow Blade. Ang bigat ng team ni Abed. Pero sa FPL, kayang-kaya naman niya buhatin. Sabi ni Jed 011. Baka may mag-donate pang bet. Diyos ko naman mga sir. Eto, naka-smoke dito yung DC. Pero ito, may dagger na rito si Moon, ha? Anda na rin itong ES. Kaso, level 8 lang yan, eh. Level 1 lang din yung Echo Slam niyan. Uy! Nakita si Abed! Ay! Naku, ano lang nangyari doon, guys? Oh my God! Sumablay si Abed sa kanyang jump-in. Samantalang si Swindles dito, pakalat-kalat. Naghahanap ng any kinds of heroes na nakatambay o nagpapabaya sa lane. Pero wala siyang makikita dyan dahil lahat naka-converge sa shrine area. And ito, Diyos ko, palahati na pala yung HP dito ng ano, Tore. Tingnan natin si Abed pang WESG. Ito, nakatama. Hindi makababa rito yung ano. Hindi makaangat. I mean, hindi makaangat dito yung DC. Parang natrap sila sa kanilang area lang. Hindi sila makatawid kabilang river. Oh? Conquered ng call dito yung buong mapa. Eh, oh. Wow! Shadow Amulet. Binigay lang pala yung Shadow Amulet. Oh, yaman talaga ng pack. Napag-iwanan dito yung mipo ni Abed. Ah, sa totoo lang. At ito, may tina-charge na naman dito. Si Swindle, sino kaya? Pero ito, magkakabakbakan. Ito, naka-charge pa rin dito si Mason eh. Hindi na nila ginaw. Wala na rin kasing Arctic Burn. Have 3RT77. Huwag mo ma-shoutout naman dito sa Isa Internet Cafe, Batangas. Salamat sa'yo, pare ko, sa panunood. Shoutout din sa lahat. Yan, lahat kayo. Shoutout ko na sa 479 viewers natin nakatuon ngayon at nanunood. Patanghali na. Yan, salamat sa pagsama nyo at panunood dito sa Combo X Combo. Maraming salamat. Tuloy-tuloy na tayo sa game na to at wala lang. Tuloy lang din sa pagpa-farm. Medyo play safe na rin dito yung DC. Ayaw na nila lumaban. Nag-iingat sila kasi natin 18-3 na yung score.
19K gold advantage at patuloy pang tumataas. Tingnan niyo naman yung top 3 oh. Namamayagpag yung pack, tapos yung Furion, tapos yung draw. Tapos tingnan mo si Abby dito. Layo men. Nasa talaga totally magawa. At napipilitan na silang i-commit yung mga skill para kunin lang yung Treants. Okay na nga. Yung pakong yaman, no? BOT, Yules, Veil, Tagger. At yun, nabigyan pa ng silence sa mukha doon si Mason. Farm lang. At nakuha niya pa yung last pair. Ito may nakacharge dito. Nakacharge dito yung Weaver ni Mason. Uy! Sumaplay yung coil ni Limp. Diyos ko lords. Buti aware din si Mason kung ano yung nangyayari. Kundi, malinigwak na naman sila dun. Nakakoil sa lupa, mga sir. Pag malaki prize pool, napakagagaling ng mga to. Ay, bakit wala si Ishii? Si Ishii na, no? Nagpapahinga. O, nag-cast na kanina si Ishii, guys. Pero ito, may chinacharge na naman. Mukhang nakatuon na naman dito sa Weaver ni Mason. At may ispatan nila yan. At na-cancel din kagad yung charge ni Swindles. O, safe gaming lang talaga sila. Naninigurado, gusto nila masecure eh. Uy, ang ganda nung dodge nun. Pero ito, mukhang makukuha nila rito yung Roshan. Easy lang. Pero may vision sila eh. Alam dito ng DC yung nangyayari. Hirap din kasi palagan niya. Oh, eh, tama yung ginagawa doon yung move. Nag-TP na lang sa bottom para i-push yung lane. Tapos para masolo rin nila itong RS. Nakakapang na sila. Talagang todo pressure dito yung complexity. Tama, hindi lagi panalo guys. Ayun na nga, binabarak sa sila rito. Nakuha na rin yung tier 3 tower sa bottom lane. Ayun na sinasabi ko, mahirapan sila ngayon mag-decide kung anong gagawin nila. It's either i-defend ba nila. Ayun na nga, kinoil dito yung ES. Ito, kinoil na. Ito, kinumit na rin yung global at nag-TP out. Nag-TP out na lang, pero wala. Makukuha siya dyan. At ito, mahuhuli pa rito si MSS. Yun lang. Yung monster kill, samantalang winawasak na rito ni Mu. At godlike streak na rin dito si Limp. Pagkakuha niya sa silencer ni Bulba. Ito, nilundagan nila yung draw. Pero walang vision na ko. Abed. Nas Orchid pa. Yun na nga, nabigyan. Disaster yung nangyari doon. Nakapatay nga nila yung Barot Room. Pero anong kapalit? Dalawang core tsaka isang support. Hindi enough yun. I mean, hindi worth it yun. At yung Echo Slam. Pero enough ba? Yun lang, walang follow up. Yumolo rito si Moon. Oh my God. Ano nangyari doon? Yun lang. Yumolo rito si Moon. Disaster, guys. At tuloy-tuloy lang din sa magpo-push at pressure dito yung draw ranger ni Chessie. Wala na silang pakialam. Lang medyo tumalong sila doon. Yaman ng Limp. At nasa kanya pa yung cheese. Padago na rin to. Eto na. Nag-smoke na. Pero hindi umabot sa smoke. Si Mu, ang plano nila is push yung bottom. Doon yung ruta nila. Doon sila nakaturo eh. Nakadidi pa yung draw. Propsy. Actually, mas gusto ko si Limp kaysa kay Cancel. Well, yun yung opinion ko. Pero ito, tingnan natin. Nakabang nga, naglabag lang sila ng sentry. Eto na nga. Nagkakaamuyan. Mukhang maganda yung pwesto nila rito ah. Pero piniping sila rito ni Bulba. Eto na yung Weaver. Ayun na, nether strike na silence. Pero hindi enough yun para maligtas siya dun. Eto na nga, wala pang
Oh, hindi, may global na pero hindi na rin kinumit. Ako, naipit pa rito si Swindel. Nabigyan dun yung Weaver ni Mason. So, pwede nila ito ipos kung gugustuhin nila. Oh. Eto na. Nagtipid na rin kagad dito si Mu. Eto na. Grabe. Oh. Tunaw na tunaw yung Tore. Grabing right clickan yun. Gawa ng draw aura. Eto na. Tuloy-tuloy lang sila sa pag-hit ng rocks dito. Eh na. May insure na nga nila. Ini-insure na nila na makukuha nila yung rocks. Pero ito, nandito si Moon. At naku, hindi mapo yung silence. Ginarge pa. Enough kaya yan. Pero nasa tower sila. Yun lang. Na Arctic Burn. Swabing-swabe. Naku, first top out. Walang buyback na nagaganap. Ito na. Tuloy-tuloy lang. Ang sarap ng right click dito ng draw. Ang kati. Ang kati ng draw. Ang kati ni Chessy. Ganto rin, oh. So, dalawang lanes of rocks. Ay, nilundagan pa yung silencer. Godlike streak. Ito, napapanish pa rito si Mason. Pero nakapag-time lapse siya kagad. Yun na nga. Mauhuli ba? Isa pang bash? Bash? Pero wala. Takbo. Takbo. Walang bash ang naganap. Pero ito, tuloy-tuloy lang sa pag-right click dito si Chessy. Wala ang pakialam. Ganun din. Ineko sa mukha. Yung pack at makukuha ba nila? Hindi na nakapag-cheese. Hindi na nga na Winter's Curse. Pero hindi yan enough. Walang follow-up. Ang ganda pa nung pagkakaano doon, Cold Embrace para hindi mamatay agad si Mu. Yun lang, at yun na nahabol. At tuloy-tuloy lang dito sa bakbakan. Yun na, kinumit na rin yung global. Naku, napitas pero buyback agad dito si Abin. Takbuhan na. Nung nakita nila nag-buyback si Abin, takbuhan ng mga Complexity Boys. At na-force nila ang buyback para dun sa Meepo. Kumbaga, okay na. Kasi nakuha na rin nila yung rocks tsaka yung tier 3 tower. So dalawang lane ng rocks plus tier 3. So not bad na yun. At plus yung buyback pa ng Meepo na kailangan niya for his items. You know, ang layo, sayang yung buyback doon na gold. Pero ito, plano niya pa yata magbidas. Yun nga, nagbidas pa yung Meepo. Uy, nag-GG na boys. Nag-GG na yung DC. Yun lang, na 2-0 dito sila Abid. Yun lang. Na-GG ng mabilis. Grabe, 31 minutes. Nag-call na kagad dito yung Digital Chaos. So, yun na nga. 2-0, that means lilipad dito sa China yung Complexity. Sila yung mag-represent ng NA region. Napakaganda nun. Sayang, Avid Meepo, no? Hindi na pakita yung... medyo may ano eh, sablay din eh. Parang tatlong jump yung nakita ko na walang nakuha. Na naka-dagger siya, naka-diffusal. Wala eh, hindi talaga kinaya. So, yun na nga. Dito nagtatapos yung series natin sa North America region para sa Perfect World Masters para sa China. So, nabigyan dito yung DC. Unfortunately, for Abed and his teammates, laglag na sila. So, ang lilipad papuntang China again is yung Complexity. So, well played for the Complexity boys. So, well played din sa ating lahat, lalo na sa mga nanonood. Itong 400 plus people na nanonood ng gantong oras. Maraming salamat. So, mamaya may games pa tayo, no? Hello, maming hapon. Tama ba? Hmm? So, tuloy-tuloy lang. Ano? Execration versus? Neon. Yun. Execration versus Neon. Mamayang mga alas 4. Tama ba ako? Alas 3? Ha? Ah, alas 6 ng gabi. Yun. So, yun yung abangan natin, guys. Ano tournament to, pre? Perfect World. Okay. So, Perfect World to. Para sa Southeast Asia naman na qualifier. So, yun. Tandaan nyo guys, mamaya, huwag kayong mawawala. Meron pa tayo. Again, ano yun? Execration versus Team Neon. So, para sa Southeast Asia Perfect World Qualifiers. So yun. Salamat. Ako si Calbs. Nag-ahatid sa inyo ng game na to. At tapos na, nanalo ang Complexity. Maraming salamat. Magbabalik kami mamaya. Manood kayo, huwag kayong mawawala. Alright, love ya.